Good morning, Philippines! Good morning, friends! Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ayun ho ay atin kuhana ng video yung mango farm na 25 hectares. Okay? Estimated yung kanyang frontage ay sa mga 200 meters. Yan, mula po doon sa dulo na yun na mangga hanggang dito po sa kabila. Yan po. Hanggang doon po sa sasakyan na yun. Okay? Ito ay titulado. May source ng tubig, may kurente, at higit po sa lahat, mataas po yung signal ng ating cellphone. Ngayon po ay pasok po tayo sa area. Ito po yung kanya ang main entrance. May kalsada na po ito papuntang gitna, mga kaparmrat. At ang ganda po ng lugar dito dahil po malapit lang po ito mismo sa Tanay Town Proper. Estimated na sa mga 3 kilometers yung kanyang distansya. Okay, travel time, mga 5 minutes, makukuha na po ito. Malapit ito sa Jollibee Tanay. At ang ating pong madadaanan ay yung Manila East Road. Yan po. At malapit din po ito sa Tanay Public Market. Nandyan po yung mga establishment sa Tanay kung saan dyan po manggagaling yung ating mga basic needs, kagaya po ng mga pagkain at iba't ibang mga pangangailangan. Kaya po, pag kayo'y makaroon ho ng farm dito, wala ho maging problema sa inyong mga pangangailangan. Lalo na po yung mga construction supply at mga hardware ay marami rin po dito. Okay? Malapit din po ito sa University of Rizal, Morong Branch. Yan. Ito po yung mga mangga. Napakalawak po nito. 25 hectares. Plot na plot yung area. At pwede ho ito lagyan din ng manukan, pwede po lagyan ng kambingan, pwede po lagyan ng iba't ibang mga hayop po dito sa ilalim. Yan. Habang ginagamit po natin yung mango farm na ito, ay namumunga po ito, and then pwede po natin din gamitin yung baba para dalawa po yung income. Marami pong advantage pag tayo ho mayroong farm. Yan. Number one, yung lupa po ay tumataas. Dati lang po itong 250, ngayon ho ay mas mataas na siya. Kaya po yung lupa ay number one investment. Marami po yung mayaman po, mga kababayan, sa lupa. Dahil po sa ganitong industry, wala hong lugi dahil nananatili na nariyan habang lumilipas po yung panahon. Okay? At isang advantage pa po nito, pag may farm po tayo, makapagtanim-tanim po tayo ng iba't ibang mga prutas dahil may part naman po na bakanti, at makapagtanim-tanim din po tayo ng mga gulay. At ang cost of living po natin ay mapababa pag dito na po natin kukunin yung iba't ibang mga pagkain. Yan, masipag lang po tayo magtanim, masipag lang po tayo mag-alaga ng mga hayop, ay hindi po tayo kailangan bumili pa sa mga supermarket. Yan. Number 3, yan po ay magiging lifetime investment po natin. Pag hindi po natin ito gawing buy and sell, panatilihin lang po natin na ating investment. Pagdating po ng panahon, doble, triple yung magiging presyo, at mayroon pa po tayong ipamamana sa ating mga anak at apo. Okay? Napaka-importante po ng lupa, mga kababayan. Dahil po dito sa Tanay, yung lupa po ay napaka mahal na talaga dahil nakadikit lang po tayo or malapit lang po tayo sa Metro Manila. Ito po yung gateway papuntang east, dahil po habang dumadami yung tao ay naghahanap po ng mga lugar na pwede pong sila mag-settle, gaya po dyan ho sa Sampaloc, Tanay, Rizal. Marami na pong tao dyan ngayon, mga kababayan. Dati po ay kakaunti pa lang, pero dahil po sa pagdami ng tao ay nagma-migrate, and then yung lupa ho ay tumataas ng tumataas. Yan, ito po yung part nakasama pa. Flat na flat po yung area. Kaya po, kung hindi po nyo gamitin or hindi niyo ito panatilihing mango farm, pwede dito subdivision or housing, mga kababayan. At malapit lang po ito sa Palo Alto. Okay, estimated travel time papunta po sa Marcos Highway ay nasa 20 or 15 to 20 minutes. Yan, may shortcut po dyan
Sa ngayon ho ay sarado lang mga ka-farm lot. Kaya po ang area na ito ay magiging commercial area balang araw. Yan, pwede ito pagtayuan ng mall balang araw mga ka-farm lot. Dahil dyan ho sa isa'y masinag mga kababayan, ito rin po naging itsura doon. Talahiban din po siya at mayroon pong swamp po dyan. Mayroon pong dalag at mga hito po dyan. Pero ngayon po, nakatayo na po yung SM Masinag. Yan. At mangungupahan na po yung mga Pilipino doon po sa building. Okay? Ganun po, kaganda ang lupa. Yan. Pag itong lupa na ito ay binili po nyo at pagtayuan ho ng malaking mall din, malang araw, yung mga tao po na gusto po makaroon ng negosyo ay uupa sa inyo. Ganun po yung return of investment ng inyong gawing negosyong lupa, mga kababayan. Yan. At malamig po yung simoy ng hangin dito. At pagtanggalin po natin lahat ng mga mangga na yan ay overlooking. At tanaw po yung Laguna Bay. Tanaw po yung bank park ng dyan ho sa Tanay Town Proper, Baras. Patatanaw po yun at saka Murong. Okay? Ito ay flat na mataas. Yan. Yan ang kagandahan po dyan mga ka-farmlot. At bago ho tayo magsara, i-guide ko lang po sa lahat ng mga gusto ho mag-viewing dito, mag-tripping sa ating pinapakitang video ngayon. Ang inyong dadaanan po pag kayo ho ay galing ng Manila ay yung Ortigas Avenue Extension, Antipolo, Teresa, Baras, and then papunta na po dito yan. Okay? Kakaliwa lang kayo dyan sa Evron Gas Station. At pag kayo naman po ay galing sa south part ng Luzon, halimbawa dyan sa Bicutan, ay daanan po nyo yung C6 Road and then Antipolo, the same lang po. Papunta po dito sa Baras. Pag kayo naman po ay galing sa north part ng Luzon or central Luzon, mag-exit kayo dyan sa Mindanao Avenue and then Katipunan. Pagkatapos po ay kakanan kayo dyan sa SM Masinag, papunta po na sa Mulong, Antipolo, Teresa, and then Baras. Yan. Dalawa po yung inyong magiging entry. Pwede kayo dumaan dyan sa Tandang Kutsyo. Dyan po sa SSS Tanay. Or pwede rin kayo dumaan dyan po sa Evron Gas Station. Malapit din po sa dyan po sa Baras, Rizal. Ang inyong highway na lilikuan ay Manila East Road. Yan po, maraming po salamat sa lahat ng mga nanonood. Paki-like and subscribe yung ating YouTube channel para po makatulong kayo sa aming team. At sa mga agent po na gusto ho magpa-video ng kanilang lupa, ay tumawag lamang kayo sa ating numero na naka-plus sa screen. At schedule po natin yung pag-view ng inyong lupa. Pakikumpleto lang po lahat po ng pangailangan, lahat po ng documents, at hanggat mari po ay na-verify na nyo yung kalagayan po ng lupa at wala hong mga problema. Bago po natin videohan yan, dapat po malinis na siya at pwede na po iharap po mismo sa mga buyer. Yan, okay? At hanggang dito na lang po, at ako po muli si Rosindo Saminyan mula dito sa Tanay, Rizal. Ito ang Realty Philippines TV. At hangad po namin na sana po payapa, makabuluhan, at higit sa lahat, makatarungan ang ating mga kalipas na oras sa araw na ito. Basta lupa, dito lamang po sa Realty Philippines TV makikita. Mabuhay po tayong lahat.